yung mga bagging, parang parte niya yung buhok ko. Nakakainis. Yun yung ano. Di ba baliti nga yun? Ang babae sa baliti. Na nakainis. Ad agad to? Hmm? Yaba, may ads agad? Hmm? Ads nga agad to. Live chat. Talaga. Ads nga. Musta, Ojo? Alam mo, minsan magugulat ka, sabay-sabay silang... Oo, ayan, kasi sana yan. Good morning. Firefly! Firefly, good morning. Hello. Lagi present si Firefly. Kumusta, Firefly, ang audio? No? Ikaw na mag-confirm. Kamusta, Ojo? O, 30 agad, o. Kamusta po kayo? Oh, kanina. Ang dami, no? Bilis. Ba't gano'n, no? Kanina kasi sa ano siguro, sa signal. Francisco, paano si live chat? Saan ko mababasa rito? Ayun, Firefly. Francisco! Okay po ang audio. Thank you. Myra Pasqua. Pa-shout po ka third floor. Hi, wow! Myra Pasqua. Ganun bang shout? Myra! Pasqua! Napagalitan agad eh, no? Bagong kain. Roger Evans. Good morning from Dubai. Wow. Rosaline Buslang. Hi ulit. Happy lang po. Victor Marie. Hello. Hello po. Okay naman po. Loud and clear. Thank you. Infinity Ultron. Hello, third floor. Maria Cecilia Vargas. Hello. Loida Julian. Good morning, Sir Marlon and Miss Pam. Clear na clear. Thank you. Mar Martina. Happy weekend po, Miss Pam and Sir Marlon. Myra Pasqua. Natawa si Myra Pasqua. Ikaw, ma'am, wag mo kaming dinidare. Sisigawan ka talaga ni Marlon. Napansin niyo yung background namin? Ha? Yung pong buhok ko, hindi parte ng bagging, ha? Sino kaya, ano? Ito ba talaga yung puno ng balite? Balite ba ito? Sa nakakaalam? Good morning from Melbourne, sabi ni Joel Villanueva. Oh, ka-namesake mo si ano, kapangalan mo pa si Senator Joel, ah. Ayun, oh. So, baliti nga yung nasa likod namin, oh. Sino pong makapagsabi? Tapos may background music kami, naririnig ba? Oh, may sagot na tayo kaagad. Neil Ryan Manigsaka. Of course, I trust more Sarah. She might be very silent right now, but I know she's observing and moving secretly. Wow, may pag-ano na. Dapat yata, may nagtatali sa inyo dyan, ha? May pa-ano, ha? Ah, dalawa lang kami, walang pwede magtali. Ah, di ba pa-pool, last time tayo, sa inyo nila may poll? May poll, no? How do we... So, paano gawin? Sandali, okay, pinipigure out ni Ma'am Pam. Tama, may poll nga. No? Tapos, habang sasagutin niyo yung poll na ano, bigay naman kayo ng comment. So, bakit? Diba? Romeo Peligro, good morning from Panabo City, Davao del Norte. Kababayan ko to, si Cholo Coy. Paano tayo magkakaroon ng tiwala sa taong polboronic di umano? Question mark. Nagawa ko na yun eh. Noy Flower, one of my favorite YouTube channel. Thank you, Noy. Salamat. Ana CH, hello po sa inyo. Hello, Miss Ana. Lucia Borata, maupay nga adlaw, third floor, watching live from Borongan Eastern Samar. Uy, taga Borongan po ang nanay ko. Kamusta po sa mga Amonggo, sa mga Baros, at sa mga Amable. Borongan Eastern Samar, taga doon nanay ko, Pam. Waray-waray. Ano ba to? Asan na yun? Hindi ko ma-figure Myra out paano Pasco. Yung poll. Sayang naman. Sari mo lang. Nagawa ko banter lang eh. Ako. Adlib-adlib lang muna ako. Loida Julian, Duterte lang ang pag-asa ng Pilipinas. I trust Sarah Duterte more. Anadit Park, sabi ni Anadit Park. Noy Flower, DDS kami. Dagan Duterte Sarah. Ah, wow. Okay. Cesar Tejada, VP Sarah, tiwala ako. Sabi ni Sarah, good morning po sa inyong dalawa from Hong Kong. No skip ads po. Uy, thank you. Uy, ha. Salamat. Sarah Ana Sarmiento, hello, hello. Nakawatch din ng live nyo. Sorry, yung may character na name, hindi ko mabasa. Hello, guys, from... Anong character? Soul, ito eh. Ito, alam mo. Alam ko lang yung... Pinky, ang sabi niya. Alam ko lang yung character sa Mahjong. Ha, di ba yung sinasalat? Yun. Luz Dalisa, IBP Sarah, of course. Ana CH. Duterte pa rin bilang negosyante, iba ang takbo ng negosyo namin during Duterte time. Compared ngayon, hina ng negosyo ngayon. Oh, ang daming nga nagsasabi, no? Talaga? What do you mean negosyo? Mas matumal, mas ano, hindi ganun kalakas yung kalakaran ng negosyo. Enedino Tison, VP Sara, Myra Pasqua, super inday tayo, tunay na nagtatrabaho. Sabi ni Myra Pasqua.
Armando Reyes, good morning. Ano yung RIV, California? Ano yung RIV po? Julio Bison, of course, BP Sara, watching from Tuguegarao City. Tapos yung character uli. Sorry, hindi ko mabasa name. Ano pong name nung ano, may character? Oo, at saka anong character to? Ito ba yung character nga ng Manjong? Seryoso? Chinese character yun, di ba? Sinasalat. One ball. Naglaro ka nun? Hindi ko alam yan. Oo. Bingo. Bingo. Pero tong, 8 naglalaro ka. Hindi. Lucky 9 lang ang alam ko sa Baraha. Saka yung unggoy-unggoy. Ay, Lucky 9, Lucky 7. Lucky 9. Lucky 9. Unggoy-unggoy. Hindi ko nga rin alam yun eh. Ah, okay. Alam mo, sobrang mabait. Porke naglalaro lang, salbahe ka na. Medge. Hindi ah, libangan yun eh. Saka alam mo yun. Speaking of, ano ang wildest that you've done na, let's say, nung college ka. Ako? Oo. Para nung sabihin, college? Ano ka, notorious. College? Ako? Dami. Ah, colorful buhay ko. Saka pratman ako eh. Alam mo yun? Minsan kami nag-cutting class. Oh. Ako, minsan ako sumama sa cutting class. Sama pa ng loob ko. Bakit? Hindi ko gawain eh. Ah, okay. Nanood yata kami noon ng Moulin Rouge. Wow. Oh, promise. Sa Isitan. College to? College. Hindi, wala sa, ayoko nung ano. Hindi masarap sa pakiramdam ko sa akin. Yung nalilate, yung naminisang class. Yeah. Yung, pwede. Yung late, ano ko ron? Ganun akong type. Pero absent kung absent. Absent. Kaysa late. Hirap dun kasi nga may mini-maintain na scholarship. Eh, tapos pag naman yung scholarship na yun, maglalabas ka ng pera. Siyempre, dahil medyo challenge sa buhay ng mga panahong yun, you wouldn't wanna risk kung ano yung source mo ng ano mo, pag-aaral mo, di ba? Sa PUP nun, bag unang araw ng klase, hindi ko alam kung hanggang ngayon na. Nung amin, unang araw ng klase, hindi pa nagpapakilala si professor. Or pagtapos niya magpakilala, tatanungin agad, sino yung mga scholar dito? Ganun din sa so, amin. Tataas ang kamay mo. Pag tumataas kamay ko, may mga kasunod ng bata. Pati ikaw, puri. Ito to ba? Tataas kasi kami inahabol ng kota. Inahabol kota, tapos, ayun. Dahil yung kota na yun, may isasubmit mo sa nagpapaaral sa'yo. Sa akin, nagpaaral si Sister Eva. Siya yata yung ngayon, ano? May sponsor ng St. Paul. May sponsor. Yung foundation. May foundation si St. Paul. Manila. Si Sister Eva, alam ko siya. Hindi ko alam yan noon eh. May nagbanggit sa akin. Kaya akala ng mga klase ko, nabibiro ako. Pag tumataas kamay ko, siya mga... Talaga, hindi sila ito? Naniniwala. Oh, ayaw maniwala. Check lang pala itong na-order yan, natin. Sarap. Oh, social oh. Asan yung... Namatay kasi yung ano, yung kandila. Order ni Ate Pami. Maiba naman sa pansit kanton. Di ba komplikado yan? Let's check lang. Komplikado lang yung design. Ito pag nakakita ng komplikado. Siyempre, ayoko ng complicated. May lighter ka? Bakit? Sindihan natin yung kandila. Wala eh. Meron na tayong 149, so pwede na tayong magsimula. Well, na-figure out mo yung poll, ano? Hindi eh. Sorry. Pero na-figure out mo yung before eh. Excuse ha. Kunin ko lang itong... It's pig out time for us. Uy, kayo, anong lunch ninyo? Guys, anong lunch nyo? Yung mga OFW, no? Talagang usong-uso pa rin sa inyo yung adobo, no? And of course, syempre, yung mga nagmamadali. Yung wala nang oras. Yung tatala talaga sa prito-prito, delata, may ganun. Or, yung iba naman, swerte naman yung mga may inuwian na malapit, may nagtitinda. And, meron din mga kapwa Pilipino na... meron tayong kapwa Pilipino na binibentahan din yung mga kapwa Pilipino nila. Doon sa lugar nila. Kapag yung mga iba yung naninis ang mga Pinoy taste, yeah. Yung Pinoy, Pinoy meals, andyan na yung galing Pinas, babalik, puro pansit canton. Although abroad naman, meron ng mga ano sa groceries. Meron na? Meron ng mga Asian lane, Pinoy, anong tawag sa ganon? Pinoy mga, lane. Pati yung mga Pinoy grocery. Hmm. Edible kaya ito? Yeah, may mga Pinoy ano na rin. Edible kaya ito? Oh, kaya edible. Magka parang aluminum foil lang. Gold, it's okay. Gold. Yeah, sarap. Parang ano pong ulam ninyo? Merong cafeteria sa company. Wow, like, share, done. Thank you, Violeta. Pork sinigang, I love it. Dali sa... To you, Sek Pam. Favorite. Minsan nilutuan namin siya ng sinigang dinalahan ko. As in? Ubos. Ubos. Minirendak ko na, hinapunan ko pa.
My flower, niligawan ko ang professor ko at nakita ko ang expression ng mukha niya na hindi niya alam paano mag-react. Wow, chapopoy, si Kuya Noy. Ayu ah. Sana all, love to be you. Talaga professor, no? Talaga? Ako ano eh, wala, ever since makulay buhay ko. Alam ng mga kaklase ko, nung elementary, aral ka, di ba? Nasa IU section ka, tapos high school, ng college, alam na nila na, alam mo pa, easy go lucky lang ako. Pero aral, pag-aral. Enjoy, honestly, thankful ako, ang napakakulay ng buhay. Nakailang MBA ka na? Dalawa. Dalawa, di ba? Ikaw? Eh, yung isa. Yung isa ko, ano yun, undergrad. Pero na, may isa na ako. Yung Ateneo, no? Mm-hmm. Yabang. Sana all Ateneo. Ganun. Joke lang. Anyway. Hindi, kasi yung iba naman kasi talaga, yung mga hindi nakakapagtapos na. Pero marami tayong mga kababayan na hindi tapos ng koleyo, na mga achiever at magagaling. Malaking bagay yung may, yung scholastic record mo, yeah, yung may baccalaureate degree ka. Pero hindi ito ang batayan para huminto tayo sa laban natin sa buhay, dahil pwede ka pa rin umasenso kahit wala kang diploma. Alam mo, ang dami kong kilalang ganyan. Recently, maiba lang tayo bago sa topic natin ngayon, no? Recently, naging argument yan online. Diploma o diskarte? Anong take mo doon? Diskarte. So, pinag-aaral mo ba mga anak mo? Bakit mo pa sila pinag-aaral kung diskarte lang ang ano? Personal, sabihin, hindi kasi may tanong kaya may choice ka. Yung ba, pwede bang sagutin na pareho? Ngayon, pagka yung doon sa tanong mo na hindi na kailangan isa lang pipili. Wala kasing ganyan na nakapag-dissect na kagaya ng ginagawa mo ngayon. So, medyo oo nga, no? May yeah, choice, diba? Eh. Binigyan ka ng may option. May choice, eh. Di ba? Oo. Yun yung, ano yun. Discarte pa rin. Paano ba to? Share ko yung meron akong pinag-aaral sa Mapuan. Engineer na po siya yung panganay ko. Binigyan ako ng tatlong bagsak. Oh. Iyak ko. Mahal eh. Hindi pa uso sa Mapua ang pinag-uusapan pa lang dito mag-trisem. Ang Mapua, quarter sem na. Every 3 months, nagmamatrikula ka, di ba? Tapos sabi ko, every 3 months? Every 3 months. Ganun ang Mapua, ano. Oh. Tapos magkano? Quarter. Ah, madugo. Anyway, iyak ako. Iyak kasi, anak, ano to? Daddy, sorry. Di ba? Pag-iigihan ko next time ganun. Tapos nag-share ako sa mga kaibigan ko, engineering. Sabi ng mga kaibigan ko, tol, hindi engineering student dyan kung walang bagsak. Lahat may bagsak. Kasi, di ba, sobrang hirap. Kasi napaka-perfectionist mo naman. Hindi. Lahat ng magulang mataas yung expectation. Pero hindi. Okay ako ng average student. Hindi ako, ano, yung habulin mo yung... Kasi alam ko, mas matalino sila sa akin. Ano ba to? Yun lang. Pero, alam mo, may nagsabi sa akin. Alam mo, tol, una, hindi lahat ng engineering student, lahat nangyayari sa lahat ng engineering student, yung mga engineer po rito, pakisabi po, normal sa kanila, yung may bagsa. Tapos, yun nga, nakaka-discarte. Malaking bagay. Kung ano man discarting yun, para na. And, I'm proud to say, engineer na po yung, ano, wow. Engineer na yung panganay ko, naka-base siya ngayon sa Canada. And the last time I spoke to him, ano siya? Ililipat na siya ng company niya sa... somewhere sa USA. Wow! Inaayosa lang yung process. Congratulations! Ano taon na si Bebe Boy? Magta-30. Oh, di ba? Tingnan niyo mukhang hi, anak. Baby yan. Face lang ang daddy niya, di ba? Yun ang ano. Nice. Ako naman din ganyan. Kung wala pang pang-diploma, dumiskarte. Pero make sure na sa pag-diskarte niyo sa buhay, eh ma-fulfill din ninyo na bigyan ng papeles yung sarili ninyo sa pagiging madiskarte ninyo. Yun eh yung diploma, di ba? Kasi ano mo yun eh, trophy mo yun kumbaga, di ba? Kung hindi man medalya makuha mo, at least papeles na nagsasabi na yung dati kong diskarte, na formalize ko yung learnings into giving myself a diploma. Di ba? Yeah. Ano yan eh? Theoretical and practical. Tama. Diba? Hindi lahat ng magaling sa theoretical eh magaling sa practical. Correct. Hindi rin lahat ng mga taong magaling sa diskarte o practical eh matalino pagdating sa theoretical, di ba? Yan yung mga tipong pag nakita, sino ba yung may mga experience dito na
hindi naman honor, hindi naman cum laude, summa, magna, pero makita mo, 'di ba, ang gara-gara ng buhay, pero nung maliliit kayo, ano lang, 'di ba? Bubugoy-bugoy lang, 'di ba? Yeah, tama. Ako share ko na rin. Sorry yan. Nag-oversharing ba? Topic, pero o, okay lang ba mag-oversharing? Okay or naman yan sa kanila, for sure. Diba, sinabi ko na naman na aga kong nakabuntis at the age of 17. Mm-hmm. So, sa PUP ako, political science student ako. And naging kaliwa po ako. Panahon namin yung anti-basis movement. Yung, oh, kaliwete ka? Hindi, yung pagsabing kaliwa, ito yung panahon namin yung anti-basis movement. Ito yung yung mga sisigaw sa kalsada, base militar, armas nuklear, embahada ng kano. Oo, sagot ka. Salot talagang salot ka. May mga adjet na gano'n. Memorize mo pa yung mga kano. Oo, ano yun eh. Yung mga ano yun, di ba? Yung tunay, palaban, mga kabayan, mga gano'n. Anyway, those were the days. I cannot imagine. Oo, yun ako paham. Kaya sabi kasi ang kulay yung buhay ko. Anyway, so 17 nakabuntis ako. Nahinto ko yung pag-aaral ko. Pumasok agad ako sa media. Tapos nag-working, hindi, nag-Jollibee pa ako. Tapos pumasok agad sa media. 18 years old ako, nasa media na ako. Para ako pinabili ng suka. Police reporter ako. Maliit na tabloid, leader newspaper. Tapos, eto ngayon ang catch. So, nalaman ko na marunong ako magsula. Dati tula lang ginagawa ko. Magaling ako magtula dati. Ngayon medyo manunula. Anyway, nung nasa media na ako, lalo nung nasa palit. Hindi, nung nagkakasin, nagiging senior ka na. Pero ang first beat mo, police? Police, Eastern beat, Mandaluyong. Tapos, Lumakayo, Mandaluyong, San Juan, Marikina, Pasig, yun, hanggang Rizal Province. Yun. 18 ka lang noon? 18. No formal education? No formal education, wala. Political science ako. So, ayun. Alam mo, naging predicament ko noon, nung medyo nasa senior na ako, nung medyo matagal na ako sa pagiging media. May mga trainee ako. Trainee ko, ang mga school, magagandang school. St. Paul, LaSalle, ganun, di ba? Hindi ako nagbabagsak. Kasi, hindi ko sa kanila sinasabi, yung trainer nila, hindi nakagraduate. Kasi na-insecure ka? Hindi, parang nanlilit ako sarili ko. Tapos nung nagkaroon ako ng opportunity, naging official sa National Press Club, and nakita ko, merong project si Pamantasan Lunsod ng Maynila, yung tinatawag na off-campus program. Off-campus. So, nag-enroll ako sa off-campus. Tinapos ko yung kuleyo ko sa PLM ng Bachelor in Public Administration. Off-campus program. Natapos ko. Tapos yun, natapos ko yun, yung mga klase ko, nagpilit mag-masteral. Sabi ko, ayoko na mag-aral, di ba? Dahil nagtatrabaho ka eh. Iba yung focus mo. May mga PR ka, PR ano ka pa, project. So, sabi ko, pag maraming attendance, sama ko. Aba, nung una, daming attendance, yung iba hindi naman na tinanggap, natuloy na may masteral. Kaya nakakuha ko isang masteral na sa PL, ano mo, no? Yung Master's in Government Management. Yung desire mo to finish your, to motivate na rin yung mga anak ko. Sinasabi ko, pag gumagawa na ako ng sa bahay, tatawagin ko anak ko, anak, tingnan nyo daddy nyo, tatrabaho na, pero nag-aaral pa rin. Para maging nila, maging motivation nila na inspiration. Good thing, ang bait rin ni Lord na kahit papano. Nasa sa'yo rin yun eh. Kasi kung kumikita ka na, tapos bakit mong pababalikan yung pag-aaral? Actually, hindi, yun ang regret ko. Yun ang regret ko. Kasi buhay pa tatay ko, sumakay sa kotse ko, pinapasyalan ko sa Santa Mesa eh. Pauwi na ako eh. Sa bandang south ako eh. Sabi niya, anak, ba't ayaw mo tapusin pag-aaral mo? Yung the usual tatay. Sabi niya, daddy, para ano pa, may kotse na ako, may bahay, lupa na ako, may trabaho ako, may trabaho. Dida, anak, alam mo, nung palibasa, nung kinuha na siya ni Lord, nung graduation namin, nung baccalaureate, sa Manila Hotel, suot ko yung toga ko, nasa isip ko, tatay. Sinabi ko rin sa nanay ko, sabi ko, kung nandito lang tatay ko, masaya siya, nakagraduate. Hindi niya ako nakita na nakatoga, nagmamarcha sa, yun. Yun ang isang regret. Pero, but look at you ulit. Now. Loko-loko pa rin. Look at you now, siya po ang sasagot ng long table lunch. Wala problema. Malita bagay. Parang narinig ko yan. Basta yung usapan, yung Winnie Pamela yung puno. Oo, buon sa likod. May balete nga, balete. Uy, sorry, nag-oversharing kami kasi na-open. No, it's not. And I hope, sana maging inspiration to sa lahat. Yes. Hindi dahil nagyayabang kami. Uh-huh. Hindi ho. Usually, na-invite din ho kami. At alam ko, may mga
ka-third floor studio rin tayo na-invite para magbigay ng mga inspirational messages. Alam ko, yung iba makaka-relate dito sa kinikwento ko. At yung iba naman, maaaring nayayaba. Nayayabangan, naiinis. And sorry po. Sana ho makapulot lang ho ng konting araw. O, tignan mo, sabi ni Sarah, yung anak ko po nakatapos ng bio at tumuloy siya ng medicine, sana, kaso ang hirap daw pala ang maging doktor. Nung una, lungkot na lungkot ako, pero naiintindihan ko rin yung anak ko, kaya tinanggap ko na lang. Tama. Kasi parang nakatapos naman na eh, di ba? So kung nahirapan, at least, meron pa rin ano, diploma, di ba? Hmm. Nagka-diploma pa rin sa pre-med niya bago siya mag-med sana. Hirap ng biology, ha? Oo, no. Ang ganda daw ng background natin. So refreshing. Mm-hmm. Oo, no. So, magulat mamaya pa, baka may biglang sumulpot sa tangalit. Oo, sabihan niyo kami, ha? Baka may, kami naka-black. Baka may nakasakay na sa balikat namin. Diyos ko po. Hindi naman. Mm-hmm. Hindi, Lon. Ang topic natin ngayon is, kanino kayo mas tiwala? Kay PBBM ba or kay VP Sara? Bakit natin ito na itatopic ngayon? Lately or recently, lumabas ang Pulse Asia result ng approval ratings nung dalawa. So, syempre, ako ay expected this, na magda-dive down yung kay PBBM. In-expect mo ba? Ako na, inip nga, ilabas. Kala ko, sorry ha, kala ko, i-ultimo yung ibang mga, dahil alam na natin, medyo may pagdududa na tayo sa mainstream media. Mm-hmm, mm-hmm. Alam mo, dumating na ako sa point na nagdududa na rin sa ilang survey firm na parang, bakit parang ang tagal maglabas ng mga survey result nila? Mm-hmm. And thank God, kahit papano, naglabas ang Pulse Asia ng survey. Mm-hmm. Na, kasi yung iba, tinatago talaga. Alam mo yun, pag hindi pabor sa ating survey, di ba? Kapag hindi pabor, hindi ilalabas. But then, I think this time around, what Pulse Asia did, especially yung ano ha, may isama din lang natin, yung paglabas nila ng survey about constitution, Chacha, na 88, which resulted to 88% not amenable or hindi nila gustong mapalitan ng constitution. That's a good move, ha? And it's a brave move. Correct. Diba? Given na may pagka, itong administration ngayon, may pagka-controlling, diba? They want everything na mabango about them, pero dahil nilabas yon, nagkaroon ng awareness ang tao na marami pala kami, hindi lang isang boses ka lang, isang boses lang ako, isang boses lang sila. Pero pinung pinagsama-sama ng survey na yon, pangkalahatan, marami pala tayong marami pala tayong hindi gusto na or hindi pa panahon na ang Chacha ay maisagawa. Kaya natatawa ako, yung ibang mga mambabatas, dinadownplay o ang sabi nila, unfair daw and napaka-malicious daw nung lumabas na survey tungkol sa 88% ang ayaw na baguhin ang saligang batas. Tapos yung pagda-downplay nila, paano nila gustong i-discredit yung survey na yon? By doing what? Press conference na hindi, kasi ganito yan, mali yung tanong nila, mali yung ganyan. I don't think so. I think the only way to discredit the result is to do another survey. Oh. But you have to make sure that the survey firm doing the other, or let Pulse Asia do it again with a different set of respondents. Why not? Oo, tapos sa ibang location naman, kung saan sila nag-focus, we don't know eh. Uh-oh. Diba? And then let us know again the result. Kung consistent na ayaw, then you have to admit it, hindi pa napapanahon. And sino ba yung nanging question ngayon? Diba silang may gustong-gusto na mangyari ito? Silang mga gigingin. Dahil hindi pabor sa kanila. Alam mo ano nakakatawa? Kasi subukan mo naman na yung resulta ng survey, pabor na pabor sa kanila. E di halos sambahin at purihin nila. Yun na sinasabi ko. Kaya sabi ko nga, diba, ang challenge ko last time, kapag dyan sa survey firm na yan, lumabas na halimbawa, ang ranggo mo sa distrito mo, numero uno ka. Dahil kinwestiyon mo ang credibility ng Pulse Asia, dapat hindi ka matuwa na numero uno ka. Actually, diba? Mali yung reaction nila, no? Mali. Tama yung sabi mo, mag-survey kayo. Survey kayo ulit, hindi yung magpapapresscon kayo para i-discredit yung resulta. Alam mo ba, Lon? Do you think na yung resulta ng Chacha result na yan by Pulse Asia na 88% disagree to having Chacha,
reflection ng pagbagsak ng approval rate ng ating paniniwala ko diyan. Niniwala ko diyan. Niniwala ako diyan. Dapat sige, sabihin mo muna yung ano. Kasi yung ilan rate nung December 2023 po, ang trust rate po ng ating or approval rate po ng ating pangulo ay nasa 68%. Ngayong March 2024, down by 13%. Ito po laki niyan, ha? Ang laki nito. Ang laki niyan. 55% na lang siya. With Sara Duterte, yes, bumaba, but take a look at the gap, ha. December 2023, 74% siya ang approval rate niya. Kumpara sa 68, no? Kumpara sa 68, ha. Ngayong March 2024, siya bumaba siya by 7%, pero 67 ang ano niya. Kumpara sa 55. Sige, layo ko muna ng konti. Medyo pihit lang ako ng konti. Iwan ko lang konti itong sa survey. Pagugutan ko lang to. Ibig sabihin, noong December pa lang, may 68% approval rating si BBM. Si Sara Duterte, 74%. Tapos ngayong March, meron na lang 55. Bumagsak ng 13% si BBM. Tapos si Sara, 67. Alam mo, sa ganito kalayo ng agwat ng approval ratings nila. Parang gusto ko na rin maniwala na yung 32 million na nakuha ni Sara Duterte kumpara sa 31 million na nakuha ni BBM. Hindi lang talaga 31 million yung nakuha. Hindi totoong 31 million yung nakuha ni BBM, eh, no? No? Attorney Glenn Chong, baka makuha namin yung diba? Kita mo, sa approval ratings pa lang nung December and nung up to March, ang laki ng angat ni BP Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Totoo yan. Kaya, alam mo, yung if we connect it to the cha-cha thing, I think this is telling him to, ano, ayusin mo kung anong priorities mo. If cha-cha is not the priority, do something else that will ano, that will help you regain your ano, your confidence na makapagsilbi sa tao. Kung sinasabi mo economic clauses ang gusto mo lang galawin sa cha-cha, I don't think you should start with the charter change. I think you should start first with what you promised during the campaign. Saka bakit ayaw nilang pakinggan ng taong bayan, di ba? Bakit pinipilit nila? Ano meron? And ano yun, ha? Napaka-dangerous move yun para sa kanila na ipipilit yung cha-cha kahit ayaw ng taong bayan. And worse, naapektuhan na mismo ang approval rating ng Pangulong Bongbong Marcos dahil ang dating 68% niya ngayon ay 55% lang. Ang laki ng binagsak, 13. Kumpara, sayang wala tayong data, pero siguradong-sigurado ako, ito na ang isa sa pinaka-lowest na approval ratings na inabot ng isang pangulong nakapwesto sa Malacañang sa loob lamang ng dalawang taong panunungkulan sa palasyo. Ang bilis ng ano, no? Ang bilis. Kasi usually, pag upo mo, meron kang 1 year para dun sa tinatawag na honeymoon period. Yes. Tapos, sa second year mo, nandun pa rin yan, eh, yung trajectory nung ratings mo. Hindi man paakyat, alam mo yun, naka-stable ka lang. At least, plateau, diba? Oo, naka-plateau, diba? Tapos, eto pa baba. Wala pa, ano pa, diba? Dive. And hindi basta baba na 4%, hindi basta bababa ng 5%, kundi take note, 13% mga ka-third floor studio. Alam mo, ito, same data na nilabas ng Pulse Asia. Oo. Ayan, no? 2010 to 2024. Okay. Ang trust rate... Sana mapakita mo yan. Ay, kailan live tayo, no? Yan sinasabi ko. Bisitahin niyo po yung post ni Ms. Sass. Nakapost po ito. Ito po yan. Ay. Yun po yan. Ang patuloy na pataas ang approval rating, alam mo lang kung sino? PRRD. Grabe, no? PRRD. Hindi na nakapwesto. No? Oo, pataas pa rin siya. Pero, and yung previous one, si Noynoy, Pinoy,
naglaro for some time, naglaro pataas hanggang sa bumaba. Alam mo, bumagsak na lang, bumulusok na lang pa ibaba yung ratings ng ni Pinoy nung sa 44. Yes. Yun na yun. Yes. Yun tapos, na. Ay yung issue nung Tanimbala, saka yung issue nung mga kabarilan niya, mm-hmm. yung mga nasasangkot sa kontrobersya na hindi niya ina-actionan. Eh ngayon, kumpara kay BBM, marami na rin mga issue ng mga malalapit na tao sa kanya na hindi rin niya ina-actionan. Na dapat maging barometro ng kasalukuyang administrasyon yung mga ganyang klaseng obserbasyon ng nakaraang administrasyon. Pero yung kay BBM started as high as Duterte's approval rating to the point naging kapantay niya for a while eh. Mm-hmm. Tapos, grabe. Kaya lang pasadsad, ay, ano, pasadsad ba ta- term ito, doon? Anong to? Pulse? Ay, may makikita, may makikita? Yung ano natin, yung magulo nating kusina sa likod. Oh, hindi, oh, makikita, oh. Magre-reflect. Hindi, dito. Pwede ko i-screenshot. Yung hitsura niya, dapat may flash natin, no, sa pag, ano? Oh, pag-repost. Magre-re-upload po kami ng live natin. Pero bisitahin niyo po yung post ni Miss Sas, nandun po yun, blue po ang background ng graph. Blue ang background, tapos line yung graph. Line graph ni Digong ay kulay green. Tapos yung kay Pinoy ay dilaw at yung kay BBM ay ito po, pinaligpit pula. Na po namin yung kalat sa likod. Ito po yan. Ayan, no? Nakita nyo, yung kay Digong mataas pa rin. Tapos, yung yellow bumaba sa bandang siguro mga 6 years na... Ano yung gap ni Digong? Yun ba yung pandemic time? Siguro no? Dahil walang survey noon. And no? Understandable yung kasi pandemic. No, hindi, tsaka pero ito, 2 years ka yung pa lang. Yung red, yan red. Tignan niyo po yung red. 2 taon ka pa lang. Ayan ito na. Po yung taas niya. Halos mapantayan po niya ang performance ni PRRD. And ano ha? Pero tingnan niyo ho ngayon, pababa ng pababa. Hanggang ano yan, papunta doon? Or aabot pa pa ba yun hanggang and sa ano makatapos? And ano to? Actually, hindi pa nga 2 years to. 1 year and kasi May. So, magto 2 years ka pala. Magto 2 years pa lang siya. So, bagsak ka na. Ang aga mo na lame-duck, no? Oo. Ang aga niya na bulok. Samantalang yung kay Digong, may potential na sumirit pa itaas. Yung isa, pabulusok pababa. Yung kay Digong, sumirit pa itaas. Alam niyo bakit? Saan natin pwedeng i-attribute yun? Yan. Kasi, ang next question. Hinahanap ng taong bayan yung nagawa ni Digong sa nakalipas na 6 na taon na nararamdaman na ngayon na nawawala sa nakalipas pa lang na magdadalawang taon sa kasalukuyang administrasyon. Ano pang, kung saan mo pa pwede i-attribute to, Lom? Ang dami mong issue. Correct. Unang-una, yan na lang aligasyon na ikaw ay gumagamit ng illegal na droga. Magpasa hanggang ngayon, walang sagot. Magsosona na naman, Marlon. Malamang. Ang tao, maghihintay yan sa SONA. Anong achievement ang ibibigay mo? Ni isang sagot na ikaw ba eh... I mean, itong isang issue na ito na dapat sinagot mo na at pinatay mo na para mapakalma ang damdamin ng mga tao, hindi mo ginagawa. Yung pang ini-expect mo na 20 pesos ang bigas pag-akyat mo sa entablado sa SONA mo? And to think, hindi basta-basta issue ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Napaka-ano nun? Napaka-sensitibo at napakalaking issue para paratangan ng isang namumuno ng bansa. Diba? Tapos, eto, yung 20 pesos per kilo ng bigas, hanggang ngayon hindi mo pa rin na-address, wala ka pa rin maipaliwanag, tagtuyot na naman. And for sure, sasabihin na naman, tagtuyot ang lupa, kaya hindi makaani ng maayos. Tapos, sana naman tayo babagsak? Importation. Sa importation, alam nating lahat na ang pumapatay sa mga kababayan nating magsasaka ay importation. At alam din natin, pagka merong importation, merong kumikita na taong gobyerno. Pag may importation, merong nangongomisyon. At merong nangongotong. Taong gobyerno agad. Sino ba nag-execute ng importation? Sino ba gumagawa ng pakipag-usap para ma-import? So yung... sinasabi mo ba na itong taong gobyerno to can choose the partner. O naman. Parang may gusto ka patungkulan doon. Pakishare nga yun. Hindi. Pakishare yan. Magbasa ka muna ng comments. Hingin mo na ako ng tubig sa loob. Oh, Pam.
Sinong pong ano naman? Eh, oy! Baka na, Ray Cus, or si Prostate Shoulder. Hingi ko ng tubig! Para napapadala siya, ang pangala. Para napapadala, sa papadala. Sabi ni Noy, oh, tungkol doon sa SW, tungkol doon sa survey, sabi ni Noy Flower, paano naging malicious, eh, tatlo yung yun, eh, tatlo silang nag-survey. Pulse Asia, SWS, at Publicus, at almost the same result. Totoo, di ba? Meron silang, ano, meron, halos iisa yung, magkaiba man yung eksaktong figure na sinasabi nila, pero halos hindi nagkakalayo, at pareho ng sinasabi na ang laki ng pagbagsak ng ang laki ng pagbagsak ng ratings ng Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Tapos, sabi ni, hindi ko makuha yung sabi ni Saldi Oreo, lilima lang naman ang mga loyalista around the world, madami lang silang fake profile sa FB at mga trolls. Sabi ni Saldi Eco. Tapos kanina, ito naman si Myra Pascua, patola rin. Ha? Alam mo sabi? Nagmana ba sa akin? Mana ka kay Pamela. Sabi ni Myra Pascua, sample ka nga ng tula. Ikaw ha, Myra. Myra. Paano natin sisimulan ng tula? Ako yung tutula. Mahaba-mahaba. Sa init ng panahon, dugtungan mo, sa init ng panahon. Sa init ng panahon? Nag-aalab ang aking puso. Wow! Bakit? Sa mga pangyayaring hindi ko. At siya manunula. Maasahang mangyayari. Sa mga manunula. Tumitibok ang aking puso. Naghahanap ng tanong. Ano ba? Ikaw ba yan, Pamela? Ikaw ba yan? Baka may gusto ka i-share. Wala. Baka may gusto ka i-share. Wala. Kasi kung naging makata ako at Alam niyo ako sa mga nagtatanong kung taken na ba si Pamela. I-end na po natin yung live. Gigigil ako dito kay Marlon. Hindi pa magaling ng balikat mo, ha? Hindi pa. Malapit sa siko ko. Laro ang hapon, eh. Anna, si H na papatula na lang, ha? Oo, dahil ang dami nating frustration sa buhay at sa gobyernong to, eh. Ano na lang natin sa tula. Sabi ni Micho, sabi niyo, Lynn May Chavez, honestly, first time ko mag-votes dito sa abroad para maka-votes ako kay BP Sara. At dahil kay BP Sara, kaya ko binoto si PBBM. Ang tanging dahilan ko, continue daw niya ang nasimula ni Tatay Digong. O marami akong ganyan naririnig, ha? Na ganyang frustration at pagsisisi. Na kaya nila binoto si BBM dahil kay BP Sara. Jennifer Ichikawa, madrama si Pam. Uy, oo, medyo may pagkamadrama ako. Imo pa, unhappy. Asa ba? Saan ko mamakita ito? Teka lang ha. Mag-init, pawis ako. Ronald Vicente, nakakaasar si Sara, suportado niya ang adik sa Malacanang. Hindi ako niniwala dyan. Sige. Hindi ka naniniwala. Pero somehow, BP Sara not speaking up. And hindi pa talking, panahon. Not talking about it. Nadadamay yung trust rate niya, eh. Diba? Ako, I see ako next somehow na dahil people somehow see you na wala kang paninindigan. You couldn't call him out. Hindi pa panahon. Para lang yan si Mrs. Ha? Na pinagdududahan niya na bababae yung asawa niya. Ayaw niya pa maniwala, may denial stage pa siya. Pero pagka meron na siyang nakitang proof. Proof na? Na talagang nagtataksil sa kanya yung mister niya. Doon pa lang siya sasabog? Doon pa lang sasabog. At yung pagsabog doon sa kabaitan ni Inday Sara, ang daming posibleng mangyari. At tulad nung sinabi ko nung una, hindi malayo ang unang-unang gagawin ng Inday Sara ay kundi mag-resign. At pag nag-resign, ha, magpapa-drug test siya, aayain niya na tatay niya, aayain niya mga kapatid niya, magpa-drug test. Ha, sabay hahamunin niya ngayon ang Pangulong Bongbong Marcos na magpa-drug test din. At ayain dapat ng Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang asawa, mga anak, ultimo bayaw. Tapos, lahat ng cabinet secretary, hahamunin niya ring mag pa-drug test. Movie writer ka na ngayon. Syempre. Hindi, alam mo yan, theory ko yun, eh. May ganun akong nakikita ako sa aning, sa bolang kristal, eh. Talaga? Na may ganun akong, maaring, kung hindi gawin to ni Inday Sara, pero sigurado ako,
in due time, sa tamang panahon o sa itinakdang panahon, kakalas ang Inday Sara Duterte, lalo kung napatunayan niya o may makita siyang pulburon video kung saan nandun sa pulburon video na alam niya na kung ano yung nilalaman ng pulburon video. Lon, alam mo kung sino pang nakaka-frustrate dahil wala tayong naririnig sa kanya? Si super ate, si Senator Aimee Marcos. At sa kanya galing yung salitang asin, ha? Yes. Base sa inilabas na, well, based on personal knowledge naman ng mga taong involved sa conversation na yon, na si Miss Pebbles Talakera at si Madam Harlika, na sinabi nga may ganong conversation between them na, Pebbles, ikaw ba ang nagde-deliver ng asin? Something like that, diba? That's already like saying na merong admission na may ganong scenario. Diba? But then again, hindi siya nagsasalita. Sabi mo, BFF mo si Sara. Sabi mo, loyal ka sa mga Duterte. But you're not talking and you're not helping. They probably already know, but you owe it more to the people, more than you owe it to your colleagues. Malay mo naman, umahanap din ng timing si Super Ate na siyang unang nagsabi na asin yung tinatawag na pulburon ngayon, di ba? Malay mo naman. Hindi, dati pala asin talaga. Asin talaga tawag. Tapos pinauso na lang ni Madam yung pulburon. Yung pulburon, no? So talagang asin. So ibig sabihin, dati pa lang, alam na ni Ate na may issue na ng pag-cocaine. Sabihin ko na, ano lang naman to, kwentuhan? Di umano, ha? Di umano. Mababasa tayo ng ano, ha? Ah, okay, na may issue ng pulburon. Pulburon, sorry. Okay. Pulburon, di ba? Although, siyempre, hindi mo rin siya masisisi kasi bilang kapatid, hanggat maaari, itatago niya. Pero kung taong bayan na ang nakataya at ikaw naman ay binoto at may mandato para pangalagaan ang interes ng taong bayan at ng iyong bansa, siguro mas paninindigan mo. At kung talagang mahal mo ang kapatid mo bilang ate, ikaw na mismo magsasabi sa kanya na... Iligtas mo na sa further harm, diba? Ikaw na mismo magsasabi sa kanya na para... Hatid na kita. Itad na kita. Saan? Sa rehab? Sa drug test lang muna. Tara, para malinis natin ang pangalan ng Marcos. Para malinis natin ang pangalan ng magulang natin. Malay mo naman, in due time. Ang lala kasi nung ano eh. Ang lala ng pag-rewrite niya ng storya niya eh. Diba? Parang you now have the opportunity to make it better. But wala eh. Inabuse nila yung ano eh, yung opportunity na yun eh, no? Parang nagkaroon out of mula sa pagkakasobrang gutom. Kung nasa Senate pa rin ako. Ganid naman. Kung nasa Senate pa rin ako talaga, nagko-cover bilang reporter. Tatanong ko kay Super Ate, excuse. Sabihin ko, "Ma'am, bakit mo ba nasabing asin?" 'Di ba? Saan ba galing yung salitang asin? Thank you. No? Nagulat nga daw si Talakera, 'di ba? Pebbles, no? Yun ang biglang tayo. Naaliw ako sa kanya. Oh. Naaliw ako sa kanya. And alam natin, ha? Si... I-challenge kaya natin yung mga nandyan ngayon na magpa-drug test. Kayo po ngayon, kung meron po kayong panahon na makapagpa-drug test, edi gawa tayo ng ganong challenge, di ho ba? Drug test challenge? Hindi, ano? Beat the summer heat, take the Coca-Cola challenge. Wow, pwede yun, ha? Hashtag, ha? Pwede yun, ha? Pwede yun, ha? Take the Coca-Cola challenge, pero ang ipopost ninyo ay negative drug result, di ba? Nakatuwa yun. Sabi ni Nasir Casasola, baka pwede mag-apply kay Pam kung available siya. Sino siya? Si Nasir Casasola. Sigurado ka dyan, boss? Pag-send ko yung bank statement sa email na nasa Dear Pami. Tapos, sigurado ka dito, boss Nasir. Pam, ano gusto mo naman ibig sabihin? Ano gusto mo sabihin naman nun? Baka siguro, padrantes ka rin kaya, boss na sir. Joke lang sir. Nazar Casasola. Oh, baka rin pwede mag-apply. Ano muna po, ilang panel ba ang drug test? Complete panel drug test muna po tayo. Ano? 300 lang ako sa precise precision. Anyway, meron pa eh. Dali, wait, biro lang yan, sir na sila. Pero lang... Hindi, yun lang. Maibalik lang natin nun, no? Go. May ganun ngang frustration na hindi nagsasalita si Super Ate. Isa siya sa pinakamaingay nung una na parang... she never denied, no? But she never admitted. She actually never
parang talked about it, but the thing is, she was present in Davao, Maisug, mm-hmm. where former yun yung President inulit-ulit Duterte yung digong, no? Na bangag exposed ka. Na bangag, may gano'n nga. Bangag ka. Anyway, pareho kayo ng, ano, pareho kayo ng observation ni Che. Mm-hmm. Sabi ni Che, I gave up on Senator Amy. Weak din, kagaya ng kapatid niya. Mm-hmm. Sabi naman ni Yob Asintado, Kuya, ate, hindi nyo lang alam talaga ang galawan ni Senator Amy. Oh, maaaring hindi okay. nga po natin alam. Kaya po hinihimay din natin dito. Papatol na naman ako. Oh, oh, oh. Sabi naman ni Sheila Pala, true, Miss Pam, sa totoo lang si Senator Amy ang unang bumudol sa amin. Ann May Estrera, salamat po sa color. Ma'am Ann May, thank you po. Napapadalas po yata yan. Bukas uli. Mamaya. Joke po. Thank you. Salamat ha. Teka ha, basahin ko rin yung mga greetings. Jabel Ampolokyo. Ampolokyo. Duda ko lang nag-aabang lang yan si VP Inday na kung lumagpas mga kalaban niya sa boundaries, magsasalita yan. Sa ngayon, kalma muna. True. Pareho tayo. Pareho tayo, Jabel, no? Pareho tayo. Si Sarah is like lighting to me. When she strikes, she destroys. Che. Nakakatuwa yung ano, may nakita akong ano, biruan ng mag-ama sa TikTok. Saan yan? Parang nasa week sila, hindi ko alam nasa week. Tapos magkaharap sila. Sabi ni Tatay Digong, sa lahat daw ng anak niya, si BP Sara lang daw yung medyo may nakuha sa mukha niya. Ah, nakikita ko yan. Diba? Tapos, sabi ni sa ni Digong, hindi naman magagalit si Sara. Alam mo, sumagot si BP Sara. Okay. Yung biro ala. Sa pagbibisaya din yan. Sa pagbibisaya na. Kakaya naman kay mama. Oo, kay mama. Oh, ganun. Diba? Iyan mo na, sabi daw ni tata. Kita ko yan. Cute niya. Galing naman ang gumagawa ng video. Dapat, alam mo yan, at napaka-organic nun. Yeah, hindi actually, pilit. Hindi scripted. Yes. Diba? That's why, yung sinasabi mong galing is galing na lang sa timing na nakuhanan. Pero yung galing is more on the substance because organic yung organic nagana. Organic nga. Yun. Hindi siya scripted. Hindi yung, ano, yung kukunan ka ng video na nasa romantic dinner ka. Hmm. Tapos, after a week na romantic dinner, may jombagan issue na hanggang ngayon hindi nasasagot, di ba? Natural yung pinagpipitaganan nating yung nangilam ka na naman sa kapitbahay ninyo ha. Kasi na baka gabi yan. Ikaw, Margo. Eh, di ba no, ang daming issue na bakit hanggang ngayon hindi sinasagot. Tapos, alam mo, Lon, oh. Maano ko lang, maisingit ko lang. May kapitbahay din ako. Oh. Nagbubunga nga. Aha. Yung lalaki nagbubunga nga. Kasi nagkahiwalay na silang mag-asawa. Mm. Abay, pilit. Naririnig ko pilit. Kinukuha ng lalaki yung iPad ng babae. Mayaman naman si lalaki. Sabi ko, di na lang bumili ito ng bagong ingay-ingay. Inaantok na ako. Uy, galing, dahil dun sa issue na yon. Alam mo, dahil dun sa issue na yon. Ang dami nagtatanong. Talaga? Hindi kaya yung iPad na yon ang laman, yun yung pulburon video. Ang alam ko, sabi nila, ang laman isang kitchen recipe that involve yung mga ilang pinch of salt ang ilalagay mo sa isang recipe, mga ganun lang. Salt no? At hindi pulburon. Salt. Pinch lang talaga? Baka sack. Sako ba ang ano? Sinasako ba ang asin? Sobrang mahal nun. Ah, talaga ba? Yung sako ng asin meron. Ah, oo. Pero sako ng pulburon? Sobrang mahal nun. Sobrang mahal nun. Hindi ko alam sino yung nahuli na allegedly na ano. Yung kaibigan ni Bullet Alusos. Yung sinasabi ni Big Mama. Yung nahuli ng cocaine. Ang Pideya. Hindi si Chandaramit. Hindi. Sino po yan? Paalala po sa amin. Sayarot. Sayarot, di ba? Sayarot. Alam mo yung mga ganong issue, no? May ganong kang kaibigan, Sayarot. Pero ang nakakatakot dyan, Lon, nakikita mo, nakatag along sa'yo sa mga state visit mo sa ibang bansa. Yun ang mabigat. Isn't that no? Very telling na protector ka kung ganun? At kung nasa circle. Alam mo, diba? Kung totoong mahal tayo ng bansang Amerika, dapat yung mga ganong klaseng report, si CIA na mismo ang nagre-report sa, di ba, sa buong mundo na may ganitong ano ang issue sa bansa natin. Hindi eh. Ang nangyayari? Para lang masunod ang kapritsyo ng Amerika kontra China, kinukonsinti pa nila ngayon kung ano mang isyong umiikot ngayon sa administrasyon.
Nakukuha mo yung point ko. Yes, yes. Alam mo ba, ang hindi natin dapat din tabunan na issue, Lon? Alin to? Bukod sa allegation na siya ay illegal drug user, merong kinasasangkutan di umano ang unang ginang na aktibidades na hindi legal. Ito ay yung extraction di umano na naganap sa Turkey. Tayo nung isang araw ay nagbanggit na nga ng mga taong involved, wala pa rin eh. Hindi pa rin sila nagsasalita. Baka hindi nakasubscribe sa atin. Hindi. Baka dinadam... Alam mo yun, kasi ginagawa naman natin yun ng campaign. Na, alam mo yun, pag ayaw natin... mag-downplay. Pag ayaw natin sagutin ng issue. Na, pero noon time na yun, kaya matapang at mayabang tayong hindi sagutin ng issue against kay BBM noon na kandidato sa pagkapangulo ng bansa. Kasi alam natin na mataas siya sa survey. Front runner. Oh. Pero ngayon, pabagsak ka na sa survey, from 68 naging 55 ka, bumagsak ka, sumirit ka pa ibaba, bumuluso ka pa ibaba ng 13%, aba, may problema. At dapat saka, harapin kung ano yung mga issue laban sa kanya. And Lon, what worked for him during the campaign will no longer work for him now that he is president. Correct. Campaign period, yun, wag kang yung mga nakapaligid po naman, nakakapag-init din ho kayo ng ulo eh. Hindi na po same formula ang gagamitin ninyo nung kampanya. Nakaupo na ho kayo, presidente na ho kayo, in power na ho kayo. Alam niyo po ang dapat na ginagawa ninyo. Fresh Daily, salamat po. Thank you, Fresh Daily. Ang dapat pong ginagawa ninyo, mag-perform. Hindi naman pwedeng nakaupo kayo dyan, hindi kayo nagpe-perform. Tapos ine-expect nyo, tataas sa rating ninyo. True. Hindi ganun, di ba? Parang... Ang 1 plus 1 noong kampanya, dapat 10 times 10 na ngayon. Correct. Di ba? Pero nakakaano lang kayo. Tapos kayo ang galit kapag binabatikos kayo. Sheila Palapala. Palapala, salamat. Sheila Palapala. Yung Glory De La Torre, kayo yata may problema. Sino? Kami? Okay. Sino si Glory? Hindi, okay lang, Glory. Nasaan? Problema ko ba? Sagot mo. Sabi, Glory De La Torre. Alma Yulo, Mama Soto. Yes, finally nakaabot sa live. Bakit ano kung ginagawa yung nagpapaka-stress kayo sa usapan namin kung kami pala ang may issue? Kaya mo na. Naghahanap buhay. Sabihin bandang huli, may magko-comment na ex-official na naman tong si Miss Glory De La Torre. Magsosorry na naman ako. Andiyan ba si ano? Sino nga ba yun? Si Kapi, Danny, Sir Danny. Danilo Galvez. Oh, andiyan ka ba, sir? Biskaw ni Pamela. Alma Yulo. Yes, finally, nakaabot sa live. Patapos Firefly, na po kami. Praying for your safety. Benji, walang mag-invest kasi bangag. Pwede, no? Well, yung may ano ka, merong kang guts na umikot sa buong mundo. Kakaya. Tapos, di ba, para mag-invest ng mamumuhunan. Tapos, paano ako makakahikayat ng mamumuhunan kung ikaw mismo may issue ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot. At hindi lang basta ipinagbabawal na gamot, kundi cocaine mismo. At itong issue na to, issue pa to mula nung pagkabata niya hanggang dun sa sinasabi nung 2012 at 2024 na ngayon. Ngayon, mapapasubalian lang mo ito kung magpapadrug test. Kaya, please po, yung hashtag, ibalik ko natin, ulit-ulitin natin, hashtag drug test BBM now na. Kasi wala naman iba talagang sagot, kundi yun lang. Ibalik ko din, Lon, sa nabanggit mo kanina, yung paglibot niya sa iba't ibang bansa para ibenta ang imahe ng Pilipinas, pero merong kang issues na pangsarili na hindi mo sinasagot kung ikaw ba ay totoong lulun sa masamang bisyo. At pangalawa, Lon, I don't think it will work anymore na i-market mo pa, or yung pag-alis mo i-justify mo ng i-market mo ang bansa sa ibang bansa for collaboration. I don't think so anymore, because bakit ako mag-i-invest sa bansang ready na sa gera, naghihintay na lang? Correct. Di ba? Parang I don't know what image you painted the other countries of the Philippines, but it's different from what you say to what you do. Sobrang napaka-detach mo sa reality. Di ba kung gano'n ang nangyayari? Oo, sabi ni Millionario TV, hashtag drug test RBBM na una. RBBM na talaga, hindi na PBBM. Hindi na PBBM, hindi na Pangulong Bongbong Marcos, kundi RBBM, resign BBM. Ayun si Sayarot, sabi nila,
si Sayarot. Sabi ni Miss Eunice, si Sayarot. Sabi kanina, yung kanina pa rin yung character, yung name. At Chinese character ba to? May stand is pag mali, mali. Mali ang tama. Tama, no, in between. Black and white, ika nga. Cheska, yung medical assistant ng OV, assistance ng OVP is funded by AIX, kaya tahimik si Inday. Don't get me wrong, solid Sara ako. I feel bad for her na walang funds ang office niya. Yeah. Grabe, di ba? No? Pagka hindi ka, pag hindi ka nila kaalyado, hindi ka malapit sa kusina, hindi ka makakakuha ng mainita sa baho. Yun nga yun, yung mga ganyang klaseng gamit pang ayuda. At yung, alam mo yun, hindi natin hindi natin binabaliwala ang ayuda. Pero kung ginagamit lang to para sa pansariling interes ng namamahagi nito, sabi parang may mali, no? Hindi para tumulong, no? Sabi ni Georex Kaminge, palaban talaga tong si Pam. Oo, oh, tigre ho yan. Tigre. Alam tigre nila si yan, Pamela. Kapag ako, parang, if you call me out for being wrong, you have to be able to tell me what I how to do it right. 'Di ba? Applicable sa akin 'yan nung nasa third floor tayo. Right. You cannot question, let's say I'm a journalist. You cannot question my journalism if you are a nurse. If you get what I mean. Yeah. 'Di ba? Okay. Sabi ni Presco Daily PH, ano na amoy mo sa sixth floor? Para sa akin ba 'to? Actually wala. Sixth floor? Wala akong naamoy sa sixth floor. Saan kami naamoy? Sa third floor. Naku, alam ko kung ano po 'yon. Ano? Hindi po kasi sila nagsasara ng CR. May naamoy ako. Promise, may naamoy ako. May naamoy mo? Ah, basta. Ah, ano ba to? Kulay green, kagaya ng background natin. Kapag fresh pa siya. Pabuko. May ano na. Hindi, ako lang po, bilang third floor din ako, yun lang ang reklamo ko sa kanila. Hindi silang sasara ng CR. Okay, sige. Sa CR daw. Sa CR daw? Kikwento ko sa inyo. Kasi ba sa audio room? Ay, ano ba yan? May naamuyo ako. At alam ko yun, Batan Santa Mesa ako. Ah, uso? Nang sasakyan? Nang tambucho. Ah, nang tambucho. Marlo, ikaw talaga. Ay, nako. Ay, nako, may mga sagot sila. O, Mel, huwag mong babasahin yung sagot, ha? Bakit? May sumasagot sila sa ano naamuy mo. Loko-loko tong si ano. Nasaan yan? Benji, food on the table, not war. True. Marilyn Gonzalez, mag-ingay po kayo lagi, Miss Pam and Sir Marlon. Uy, Arnie Cruz, may umakyat sa live ni Joey Cruz, dating employee ng PCO under Attorney Roque. Nakita rin niya ang document na pinakita ni Maharlika. Okay. So, kalat na. Ano ko lang din, i-correct ko lang din. I don't know if I'm the right person to correct it. I have somehow knowledge of technology because my background, I was once an account manager for an IT company. So, medyo maalam ako on... Siya rin nung nag-e-edit ng video namin. Totoo yun. On technology, medyo lang, medyo nangungulit lang. Lang ako rito. Opo. I think when you say AI, let's say, inaakusahan nila na ang papel na lumabas noong 2012, gawa ng AI. And then, ang argument natin is, wala pang AI nung panahon na yon. I think, somehow, itama din po ako ng mga techie dito na it's wrong to argue that way because an AI is an artificial intelligence. I can bring you back to long decades back. Argument na sinasabi natin is kung sisirain ko rin lang naman ang pagkatao niya, sana may audio ba kami? May tumawag kasi sa akin. Meron? Ay, sorry. May audio? Sorry pa, ma. Okay lang. Oh, no sounds. Ayan, no? Kanina ko kasi may tumawag. Na-mute. Okay sorry, na. Sorry, na-mute. Okay, ulit saan po. Saan po ako matapos? AI. Yun, AI. Sige. So, we were arguing kanina na yes, it is right and reasonable for the other party to argue na baka gawa ng AI ang papel na yan. But the more intellectual argument here is to say na gagawa na lang ako ng ikasisira ng tao na pinaglalaban ninyo. Bakit ang gagawin ko pa? Isang permit to pre-operation operate, report. Pre-operational report. But hindi ko na lang ginawa at sinabi sa AI or in-instruct ang AI na bigyan mo na ng krimen yan.
di ba? And gagawa ka rin lang naman ng AI na document. Bakit kailangan pang ilagay doon yung kotse, model type ng kotse, at yung plate number? Kung talagang disidido ang gobyernong ito na imbestigahan kung gaano katotoo at authentic yung ipinalakitang dokumento ni Ma'am Maharlika, doon pa lang po sa plate number ng mga kotse, makikilala na po kung sino sila. Kung kanino nakapangalan yung mga kotse at kung nakapangalan ito sa mga PDEA agents, pwede po natin silang tanungin kung gaano katotoo yung ganitong klaseng report. Kung talaga bang noong mga panahon yun, noong mga oras na yun, ay re-ready nila ang isang unit sa Rockwell Condominium. Alam mo, nakakatakot, no? Malamang ang daming nasa tower na yun or on the same floor nung unit na yun na naintriga doon sa unit, no? Oo. Na ano siya, na eskandalo yung bahay. What if, given the years na in between, iba na ang may-ari? Diba? Na-eskandalo eh. Correct. Kawawa lang din, no? Pero bakit gano'n, no? May mga sinasabi si dating Senadora Nikki Cosetting. Hindi rin pinapansin, no? Ito yung bakit may mga ganito? Come on, Marlon. You have to, like, accept the truth that mainstream media is now, like, they're gone. They're not doing their roles anymore. Oh, well. That's the sad reality. I'm sorry. Anyway, I'm sorry. Anyway, alam mo, isa lang naman talaga magiging sagot dito. Kundi drug test. Yeah. At bakit ka umiiwas sa drug test? Baka may tinatago ka talagang ayaw mo malaman ng taong bayan. Uh-huh. Diba? Ganun lang kasimple. Bakit hanggang ngayon, tahimik kayo sa issue ng drug test? Salamat po, Ma'am Elena. Ano yung tama, sabi ni Fresh Daily? Ano po ang nasabi namin tama? Saka yung signatory po. Sabi ni Millionario TV, marijuana? Question mark. Kayo talaga, millionario. Oy, ikaw, Mel, ha? Nawala yung sound kanina kasi po bigla pong may tumawag po sa phone ko. Na-mute po. Sorry po. Si Manny. Manny Ningil po na utak. Mamaya si ka na tumawag. Si Judith. Ah, Judith. Oh, Judith. Judith na ngayon. Oo. Sa Min Santiago, sayang lang ang pera ng bayan sa pagpunta-punta sa ibang bansa kung si BBM ay nag-aaya ng gyera. Kung ako ang investor, for sure, ayaw ako. Mismo po. Sa amin, Santiago, galing niyo po, nakuha niyo po. Ana CH, oh my God, nakaganon po. Ang ganon, babe. Oh my God. Ito si, ano ba yung icon niya? Ana CH, oh my God. Millionario. Siyempre, i-deny yung kasalukuyang PDEA ang pagiging bangag ni BBDM. Isoy Moreno. Sabi ni Julio, session? Ah, wala ang Senate session ngayon. Saka Congress. Oy, merong ano ha? Wala. Sa third floor? No. Ano? Session Road. Tagal kong inisip. Tapos, Habay? Bulong Sarmienta, bulong-bulungan na lang po sila sa gobyerno. Ah, bulag-bulagan na lang po sila sa gobyerno. Parang lumalabas na kanya-kanya na sa lahat ng kalokohan kasi yung namumuno ay pasimuno ng kalokohan. Salamat po sa inyong live at real talk na usapan. Uy, thank you rin po. Nag-gurgur na lang tayo, naka-freeze na tayo. Galaw-galaw. Galaw-galaw. Baka pumanaw. Mia Poche, good morning from Tokyo, Japan. Good morning pa po ba? Kasi 1 hour lang naman sila. Good afternoon sa amin. Ruby Balye, Mary Jane? Is that you? Mary Jane, sabi ni Ruby Balye. J.O.D., totoo pala talaga balita, may natatapon na asin doon. Saan? Saan kaya to? Ay, kami walang alam dyan. Basta ang naamoy ko lang nun, hindi sila nagsasara ng CR nila. Maamoy eh. Junior Santos, hopefully mag-speak out na si BP Sara at i-convince niya si BBM na magpa-drug test. Millionaryo ang kulit talaga ni Millionaryo. Ano sabi? Yung coke at yung shabs, walang amoy yon, pero kung marriage, mahahalata yun. But alam mo, boss, you are. Don't you. Yung mga may chance magpa-drug test. Pa-drug test din po kaya kayo para ano, alam niyo yun, para maano nyo, maipakita na pangunahan natin. Samin Santiago,
Pwede, pagkatapos nito. Tara. Ready drug ka. Test? Drug test? Ready ka. Tara. Pwede naman. Ah, sige. After this. Hanap muna tayo kung saan tayo pa-drug test. Oh, lapit lang. Meron ako alam. Okay, sige. Tropa ko yung ano. Tropa ko yung gagawa. Handa mo na yung ano mo. Ito pangalan na ito. Teka, wet packs. Ito pangalan niya, oh. Tingel ni XXX. Ito talaga name niya, oh. Tingel, oh. Ni XXX. Diyos ko, Lord, bangag talaga ang administrasyon ngayon. Oy, ikaw, Ting, palitan mo nga yung ano, pangalan mo. Kaya nilalagpasan ko kanina pa yung comments niya. Yeah. Kasi hindi ko gusto basahin yung name niya. All caps, eh. Naka all caps. Diba? Sabi ni Samin Santiago, yung signatory sa PDEA list, dapat hanapin. Alam po ninyo, yung papel may signature. Diba tinakpan lang? Actually, nakita ko na, pati yung, honestly, ah, yung lang, diba? Signatory, parang na-cover ko pa siya. Kilalang magaling na operatives po siya ng PDEA. At tama po, yung panahon na yon, si General Sandy Gutierrez ang, I don't know, ang tagal na na panahon eh. Tagal na na panahon eh. Oo. Pero magaling po yun. Kailan po ba ang susunod na rally? April, ano yun? 11? Huwag mo na sabihin yung lugar. 14? 14. Hindi ko lang po alam pa ang details kung saan. Sana makasama tayo, no? Sana. Herb A, this government continues to insult our intelligence and I thought the Pinoy student government officials were the worst. Yeah. Oh, well. Alam mo, ang ano lang dito, Lon, ang taas kasi na sinet na bar nung pinalitan ni PBBM. Kaya ngayon, parang para siya naging kulelat na estudyante. Diba? Totoo. Pareho naman sila matalino. Pareho sila matalino eh. Oh, parang ano, parang yung unang kumanta sa video kehan, Pamela Pedroche Boses, diba? Ang ganda, diba? Ha? Ngayon, ang sumunod na, Barlog Politikasyon na, hindi, wala na, wala na, uwi na, di ba? Parang gano'n, eh, gano'n. Isara na yan, di ba? Parang gano'n, di ba? No? Ang taas nung, ano, ang taas nung iniwang legacy, ang ganda ng iniwang legacy ng Pangulong Bongbong, ng Pangulong Duterte, tapos ang pumalit na inaasahan natin, na, abagi, wala naman siya masyadong pinangako, maliban sa, talagang numero unong pinangako niya, pagkakaisa. Diba? Pero yung pinangako niya rin naman yung bigas. Eh, nagkaisa naman sila. Nagkaisa yung mga... Nagawa naman pala. Yung, alin, yung sinasabing... Sabi, di umano. Unitibs. Yung mga unitibs, yung mga mafia. Lord, tignan mo ang nangyari ha. It's so unfortunate of PBBM that he is theoretically good. Unfortunately to him, PRRD was theoretically and practically good. Magaling sa theories, magaling sa practicum. Diba? Eh siya kasi puro lang dito. Walang gawa. Oh, ako parang gusto ko nga maniwala na yung mga... Sabaw din siya? Baka mas masabaw pa to kay Lenny. Ha? Ayun, lately, no? Oh, eh ano mapapala mo? Kung totoo man na ano, di ba? Baka mas masabaw pa to kay Lenny. Nakita mo na bang ngumiwi ang bibig ni Lenny? Ha? Nakita mo na ba? Uy, malay mo yung mga ngiwi niya AI lang. Bagay ako napapangiwi rin eh. Hindi, malay mo naman doon din siya umuhugot nung... Alam mo yun, ang para magsalita siya, pero... Paano mo mannerism? Actually, yung pagka nakakamot na, mannerism yun, yung pagmalikot ka. Pero, actually, hindi natin dapat pansinin nga yung, pinansin mo, Marlon, back to you, di ba? Actually, ang dapat natin dito talaga, yung pinangako mo, nangako ka ng langit at lupa nung nakaraang kampanya, ngayon magdadalawang taon na, walay, di ba? Asan yung binitawa mo nung nakaraang SONA tungkol sa bilang ng araw ng mga smugglers? May nangyari ba? Ulun, magsusona na. Ano nangyari? Yung isang inaako sa smuggler, naging special envoy pa to China? So, asan ang bilang? Bilang na pala ang araw. Ano to? Bilang ng araw ng mga smuggler dahil i-appoint sila bilang special envoy to China. Diba? Hindi ako nagsasabi na smuggler si Michael Ma. Pero, opa, huwag ka maglabog. Hindi, layo-layo ko. Nagbabanter lang tayo rito. Nakita ko, ginamita mo ng black magic. Because, you're very black. Are you not? Yes, I am. Ewan ko sa'yo, Mar. Anyway. Yun lang, ito pa rin ang pangako. It's correct. As simple as that. Ito pa rin ang pangako. Correct. Na, alam mo yun, nakakalungkot na, malay mo naman,
Lagi, ayan na naman, si Malay, di ba? Ayan si Malay. Malay. Pero dami, Geraldine Sagibo, nakakagalit lang kasi yung indifference nila sa sentiments at opinion ng taong bayan. Parang they can do anything and everything that they want. Dead mas opinions at concern natin. Perfect! Yeah. It's very right. Elena Tumaneng, salamat po dun sa pakulay. Isoy Moreno, syempre i-deny yung kasalukuyang PDEA ang pagiging bangag ni PBBM. Asa na nga kaya si General Sunny Gutierrez? Magaling yun. Sino yung, siya? Yung PDEA chief that time, noon, nung nakuha yung document. Kaibigan ko po siya. Ang tawag ko nga ron tayo, ang tawag sa akin ng anak yun. Nung nagko-cover, kinocover ko pa siya sa Southern Police District. Kamusta po, Jen Tay? Magaling yun. Roxanne Costo, nag-gorgor na kayo, naka-freezer kayo. Ay, kanina po kasi may tumawag. Relaxing Channel, mga bangag naman siguro lahat ng nasa cabinet. Di kaya nga ho maganda, di ba? Yung sinasabi ko, sana mangyari, no? Did you know? Pag-resign ni VP Sara, mag-drug test sila magkakapatid. Tapos, hamunin niya magpa-drug test, hindi lang si BBM, kundi mga kapwa niya, cabinet secretary. Kasi alam niyo bakit? Marami rin daw sa mga cabinet secretaries ngayon, ang pulburonotics. Mahilig sa mahalat, sa asin, ganon. Marami. Kaya naman kwento. You remember late last year, nagkaroon ng press release ang DILG partnering with government agencies and private sectors to partner with DILG in conducting random drug tests sa private companies Asana. And speaking of DILG? Yes. Maraming pinag-resign na PLP generals and full colonels. Then nung nakaraan, di ba? Yes. Ano na po nangyari? Press release lang. Anong ginawa nila? Yung mga pinag-resign nila na kahit naman hindi sangkot sa ipinagbabawal na gamot, napilitang mag-resign. Ang masaklap, hindi nila nakuha yung mga benepisyo nila. Tapos, after nun, may narinig na ba kayo? Tinukoy na ba nila kung sino yung general o sino yung full colonel na sinasabing sangkot sa ipinagbabawal na gamot? At kung dahil wala pa silang tinutukoy, wala pa rin pong nakakasuhan kahit isa sa kanila. Buhay pa si SDES. Oh, buhay pa. Sila ni Buhay pa. Ni SILG. And speaking of SDES, Kuryente lang nagbalita sa akin kanina. May nag-out na raw kagabi. Totoo ba yan? Kinounter ko, hindi. Kaya hindi ko pa pwedeng sabihin. Pero the mere fact na may ganung marites na kumakalat, hindi ko pwedeng sabihin pa dahil hindi naman nung natuloy. Mukhang on his way out yung mama, no? Na dami na rin na... At ano ang sabi nga, ano kaya to? Nakukonsensya dahil sa pagkawala nung isa? Bakit may kinalaman ba siya sa pagkawala nung isa? Masama loob eh. So siya ba ang nagpasama ng loob nung isa? Kasali siya eh. Dahil kasali ka, sangkot ka na? Pwede dapat mag-guilty ka. Ah. Di ba? Yun lang naman yun. I hope nakukuha niyo po kami. Mahirap po magsalita diretso. Mag-gorgor kami. Alam po. Ikaw talaga. Naka-ano pala tayo, Marlon? Nasa 73 minutes na tayo. Matagal pero naka 620. Na. Teka, MBG. Ito pa rin ba yung kahapon? Cindy Parungao, congratulations on your increasing subscribers. Maraming salamat po. Huwag niyo po kaming pagsasawaan. Sabi ni MBG. Apolakbay. Ba, hindi na apolakay. Apolakbay na. Explorer. Kasi alam bakit lakbay? Kasi daming, ilang bansa na ba napunta? Daming biyahe, no? May 25 na, no? Countries? 24 times. Ferdinand Magellan, 2024. Di na kailangan ng drug test. Sa lips pa lang, confirm na eh. Sana yung barbero ni Bongit bumaliktad. Ibigay kay Marley kayong buhok. ikaw ha, Mr. MBG ha. Ang talino mo ha, Mr. MBG. Mr. Mato, MBG. MBG. Talino. Teka, saan ba gagamitin yung buhok? Ipapadrug test o ipapakulam? Ayun sa hair follicle, yun bang pinakaugat yun? Ha? Hindi ko alam eh. Kasalam ko buhok eh. Pero may gamit yun ah. Hindi lang pang hair follicle test yun ah. Pati sa balikat karayom, katapat na na. Guys, alam mo ginagawa nyo? Fear mongering yan. Alam nyo, pag si BBM, lumabas yan na long hair, natakot nang magpagupit. Yun?
Lagi na lang yung prediction na pupunta sa akin si Bo sa buhok. Si Unang Ginang, sabi ko, pag yan lumabas, may bangs, Marlon. Baka mamaya, ulti mo, pag gupeta, siyempre, ginupit yung buhok. Pag winalis yan, huwag nyo ilabas yan. Dito lang yan. Para hindi lumabas yung buhok, no? Nagkaroon ng idea, oh, yeah. No? Yung, sana yung driver, no? Galing. Salbahe ka, MBG, ha? Usually, may hairbrush ka dapat sa sasakyan. Bago ka lumabas, huwag susukulay ka muna. Yung driver, beke naman. Baka naman, no? Kahit yung hairbrush. I-send natin kay Madam H, ay MH. Si Saldi Oreo, sorry, ayaw kong basahin yung kay... Oo nga eh. Kapag ibang vlogger po, medyo hands off muna kami. Ayaw namin makisali sa away na. Pero, Tawag na. Oo. Hayaan na natin sila ibang mag-away-away. Tingin ko lang. Hindi ko papatulan, promise. Hindi, nandun sa na? Messenger. Nandun yata sa messenger eh. Kay ano? Hindi, basahin ko lang. Ito. Excuse me. Matamis. Nawawala audio. May tumatawag. Okay, guys. Bumalik ba audio namin? Bumalik audio. Tapos, sino pa? Mahaba na to, no? Uy, nakakailang minuto na tayo. 76 na. Oo nga. Pero yung dami namin hindi nabasa. Sorry. Ang funny niya pa, long hair uli si Bong Bong. Kim Jokel. Hello everyone. Ganda format ng program nyo. Madaling makarelate. Tingnan nun. Itatay ko nga, tapos may issue na... Na-mute na naman, may tumatawag eh. Hindi ko alam, ito si po, Manny. Si Lilibeth Torres, a breath of fresh air ang style niya ng vlogging, cool and very informative. Alam niyo po, hindi naman namin to sinabi na dapat ganito yung style natin. Ganito po kami. Opo, ito, ganito kami na ano. Ganito po kami... Ganito kami sa third floor. Oo, ganito talaga kami. Third floor. Kahit yung iba ho, yung isa asik na, actually yung isang asik na ho na abogado na ngayon, siya may sabi na dito sa third floor may sariling republika. Kasi sa third floor po noon, nagtatrabaho kami ng seryoso, sincero, para ho sa kandidato noon, si kay Bongbong Marcos. Tapos masaya kami. Mas madalas po ho ang biruan namin, haruta namin, ang kantsawan. Pero pagdating ko sa trabaho, trabaho. Lalo, pag pinatawag na kami ni Tata Rebriones. Oo. Hello, Ta. Yun lang. Paramdam ka naman. Paalam na tayo, Pam. Nangungulit si Manny. Nga, uy, salamat sa mga nagtsaga. Na sana may ano. Kaya tayo naligwa. Kaya tayo naligwa. O sabi ni Arnie Cortez. Ay, hindi. Kakampiyan si Arnie. Carlex Crespo, ay suggest gumamit kayo ng ibang device exclusive for live broadcast. Napagalitan na naman tayo. Opo. Wag try po namin. Hindi, alam nyo guys, ang hirap din ng ganyan na yung meron kayong demand na ganyan sa amin. But then if you want to do it as light as possible and as mobile as possible, it is convenient for us to use our mobile phones and mic, ay lapel mics like this. So, pasensyahan nyo po kami. Hindi, asan ba tayo na, ay dun sa ano, nandun tayo yung may orchestra. Oh. Ang sabi sa amin, ay OFW tayo. Salamat thank po. You, thank you. Sabi doon, nagpaalam kami kung pwede kami ganito mag-video. Sabi, bawal. Sir, basta wag lang po yung DSLR camera. Oo, yung mga professional cameras, hindi pwede. So, ngayon naman, pwede sana sa phone. Pwede naman. Pwede ba? Naman, may nakatawag ano lang kasi, po ng ano. Kasi, ano po na. Eh, si phone ay, namin. Ay, kusahin mo yung net. Ha? Kusahin mo yung sabi ni Miss Net. Net, ganda po ni... Hello? Ah, nawawala. Ah, nablablad ah. Nablablad. Sabi ni Net Ipos, ganda po ni Ma'am Pani. At least hindi nawala ah. Ayan. Try po namin. Kasi pag gumamit kami ng ibang phone, i-coconnect natin through hotspot, no? Pwede naman siguro. We will see. Try po natin. Nagkakataon lang kung may tumatawag. Ngayon, phone ko ang gamit.
Ganun. Yung as much as possible, very minimalist setup. Wala yung kailangan ng laptop, wala yung ganitong... Pero thank you sa mga nagsasuggest ng ganito. Yeah, thank you. Minsan lang din napafrustrate kami kasi hindi namin nga naibibigay yung gusto nyo. Approve. Sorry na. Approve, ayos. Dayan M, I trust the Duterte's more than Marcos's more. Listening while working from SK. Mirna, San Jose, tawang-tawa ako sa batuan nyo. Thank you. Carlex Crespo, o kaya i-activate nyo yung do not disturb sa phone while doing live. Pwede ba yun? Magkakaano pa ba nun? Magkaka-Wi-Fi ba? Parang sa hotel lang. Ha? Ha? Kasi may ballpen ko. May bagong ballpen ako na wala. Naiwan. Para saan? Ah, may tatak. Saka na, pagpapakita ko sa'yo, pag may dala akong bago, may sponsor yun. Ha? KGBP, yung barbero na po yung tumatawa. Yung barbero. Yung ba yung tumatawag? Parang, sir, mesa ako dito. Glenn Watanabe, hello po. Sabi ni Glenn Watanabe, Aling Mirna, guys, wag na demanding. Hindi naman, pinapaliwanag lang. Kasi kami, hanggat maaari, maibigay po namin yung gusto nyo. Yung gusto kasi maliit na kahilingan lang rin po. Kung totoo, kasi maliit na kahilingan lang rin po. At alam namin, pinag-aaksayan nyo kami ng oras. Kaya lahat ng suggestion nyo, komento, and reaction, tinitake note po namin hanggat maaari po, itatama namin kung saan kami nagkakamali. And thank you. Tanggap po namin yung mga ganyan. Jocel Alvarez, Pam, sending email, my bank statements, condo title and USPC. Ah, lalaki pala si Jocel. Oh. Akala ko babae. Eh, may manager. Paano yung manager, Jocel? Ako manager. Ako nag-announce kanina. Ako nag-announce. And US visa invitation. Charot. Visit ka, Josie. Kala ko babae ka, gigilak sa'yo. Lily Rose, Lily, mas gusto kong ganyan kayo na smartphone ang gamit. Convenient kahit saan. Si Miss Pam, kamukha ni Malu Manluta. Host ng... Akala ko Malutikea. Maluman... Talaga? May Malu Manluta. Google nga natin yun. Pa-share ko yung picture niya rito. Michael Rimulta, solid supporter ako kay BBM noong Vice President pa lang tinapon niya. Pero nawalan ako ng gana at interes sa kanya dahil manggagamit siya. Liar to the max. Continuity daw pero winalang bahala na. Thank you, PB Hansen. Thank you po. El Madison, tiwala po kami kay BP Sara. Oo nga, no? Kasi yung title natin talaga, no? Sino yung mas katiwat? Sa susunod po, magpo-poll tayo ng ano. yung continuity, di ba, sa ibang documents, ang nakalagay yan, to be continued. Oh, to be continued. Naalala ko lang yung kuya ko. Pang-closing lang natin. Hi, kuya. Yung kuya ko, nung grade 3 siya, nasa co-ed school. Okay. Yung co-ed school na yon, hindi na nag-o-offer ng grade 4 para sa mga lalaki. They will have to transfer to another school. Dahil exclusive na. Kasi exclusive all-girls school na after grade 3 ng di ba, assumption to? Hindi, sa ano ito, Holy Spirit. Okay. Oh. Tapos, edi syempre, nung nag-exam na sila sa ang lilipatan nila Don Bosco. Okay. Nung lilipat na sila sa Don Bosco, syempre yung results lumabas na. Pinaskill yun sa board. Tapos syempre, ilang pages yung letter P eh. Yung P niya nasa second batch ng ganun. Tapos nakalagay doon continuation. Uh-huh. Nandun sa kabila. Tapos nung sabi niya ganyan, umuwi siya sa bahay. Sabi niya sa mami ko, sabi niya, "Mami, for continuation daw ako." Anong grade siya nun? Grade 3. Pero magaling yung kuya mo. Grade 4. Buskonyan? Buskonyan. Buskonyan yung panganay ko. My brother is a perfect example of someone who is really good sa practical. Oh. Hindi siya yung nilaglag yung kuya na makananonood yung ate ko. Hindi siya hello anong, po. Hello sa Australia. Hello, bebem. Sabi nga yan. Yung pamangki ko, ano na yan eh. English speaking na yun. Sabi nga, Why I always see Tita Pam? Why is she on YouTube? Ganun siya. Hello sa inyo dyan. Yun lang na ikwento ko lang. Dami po rin din yung bubo. Maraming salamat. Sige na po. Paalam na muna kami. Anticipated mas. Oo nga. Sabado po ngayon. Patry namin tingnan kung bukas yung diagnostic test dyan. Papadrag test tayo. Ready ka? Pwede. Bakit? Wala tayong tinatago. Nagbabas ka na ba ngayong araw na to?
Kanina umaga, tatlong beses ang episode ko. Episode 1, episode 2, episode 3. Baka ibang maiire mo sa canister, Marlon, nakakaya ka. Gigigil ako sa'yo. Baka mapahiya tayo. Talib na drug test is tool exam pa. Thank you, guys. Uy, palam kami. Thank isang you. Isang mapagpalaya. At isang mapagpalang. So, nagkabalik na tayo. Hapon po sa inyong lahat. Narito tayo sa segment ng Third Floor Studio na Mind Your Own Opinion. Maraming salamat. Ako po si Pa. Ako si Marlon. And don't forget the LSS. Like, share, and subscribe. And syempre, ang DSA. Don't skip ads. Thank you. Thank you. Thank you, guys. Thank you, Lord. Oh, mag-siesta time na. Bye-bye. Thank you. Bye.